Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kaya ako, hindi ako ganap na may tiwala dyan eh, sa Korte Suprema. Hindi naman sa ano ah. Marami na hong pagkakataon kasi. Oh, halimbawa, di ba si Sireno, tinanggal nila dyan sa Korte Suprema? Eh, nandyan pa yung mga bumoto labang kay Sireno, di ba? Para mapatalsik sa pwesto. Ano ginamit? Co-warranto rin eh. Eh, nagtataka nga ako dito kay Kalida, nag-aaral ng batas, di ba? Bakit ang alam lang nito, co-warranto? Wala na bang iba? Hindi ka ba nagsasawa dyan? Masyado mo nang ginasgas yung co-warranto na yan. Ha? Kung makapagsasalita lang yung co-warranto, baka murahin ka niyan eh. Masyado mo kaming inaabuso eh. Ginagamit mo na kami. Ginagahasa mo na kami. Baka sabihin niya yan, di ba? Ni co-warranto, mga kaibigan. Nagtataka ko, yan lang ba na pag-aralan niya sa batas, co-warranto? Di ba kayo nahihiya? Gasgas na gasgas. E tingin ko mukhang napahiya yung Korte Suprema sa co-warranto. Di ba yan yung sinasabi na, wala ka na ba ibang alam na kaso? Ha? Na ikakaso kundi co-warranto, co-warranto. Ha? Wala bang co-warrantin? Co-warrantin ngayon eh. Di ba? Oo. Oh. Eh pero may issue sa kanya, co-warranto. Eh, este ano? Ano ba yun? Eh, say back. Mga kaibigan, oh. Ngayon, eto ho eh. Panahon ni Erap, may kaso si Erap dyan eh. Di ba? Yung disqualification case, natatandaan ninyo. Nung tumakbo siyang mayor sa Maynila, ibiniti ng Supreme Court yun. Bakit? Nag-antay eh. Alam nyo, yung mga masasamang ano eh, batas na nagawa ng Korte Suprema sa kaso ni Erap. Nung panahon na si Erap, pinailan ng disqualification case sapagkat hindi na siya eligible eh, na tumakbo eh. Sa kahit anong pwesto eh. Bakit? Convicted siya of a crime involving moral torpitude. Ha? Sa batas, pag ikaw ay nahatulan sa anumang kaso na merong kinalaman sa tinatawag na moral torpitude, ha? Na merong hatol na 1 taon pataas na pagkabilanggo, nawawala na sa iyo automatic, ha? Ang karapatan mo, inaalis na sa iyo ang karapatan mo. Ano 'yun? Accessory penalty 'yun na hindi ka na pwedeng kumandidato. Oh, mga kaibigan, convicted plunderer si Erap, 'di ba? Ngayon, nung nakapending yung kaso, 2013 election yan, magtete 2013 election. Akalain ninyo, biniti ng Korte Suprema kahit merong urgency yung kaso. Bakit? Mag-i-election eh. Di ba? Bakit mo ibibiti ng desisyon dyan? Oh. Di magkakaletsi-letsi yan, matatapos ang election. Tsaka mo lang ilalabas ang pasya. Lalo na pumabor pa kay Erap ang pasya. Eto yan. Nung panahong yon na nakahain ang petisyon, disqualification case labang kay Erap Estrada, meron ding kaso na nakahain labang kay anak ni George Estregan, T.E.R. Ejercito, kay Asyong Salonga II. Mga kaibigan, di ba, naging governor yan ng Laguna? Disqualified dyan.
sa COMELEC, dinisisyonan siya ay hindi na maaring makatakbo. Dinisqualify siya. Tumakbo ngayon siya sa Korte Suprema. Nagkasabay yung kaso nila ni ERAP doon. Ito ha, tingnan ninyo. Ano ginawa ng Korte Suprema? Ha? Dinisisyonan yung kaso ni ER Ejercito. At ibinitin yung kay ERAP. Yung KER Ejercito inapirm, kinatigan ng Korte Suprema ang kaso labang kay ER Ejercito. Pamangkin ni ERAP ito eh, di ba? Para lang sa ganun, maisip ng tao na delikado si ERAP, di ba? At mga kaibigan, para yung pagpabor ng Korte Suprema sa gagawin nilang pagpabor, kasi siguro mga buwan, ilang buwan, pagkatapos na isampa ang disqualification case sa Supreme Court labang kay ERAP Estrada, marami ng balitang naglalabasan tungkol sa ganyan. Ha? Sa ganito. Ha? Anomalya na. May irregularidad na. Katunayan niya, hindi nilabas ng Korte Suprema kagad eh. Para na sa ganon, before election, di ba, kung kakatigan si ERAP o hindi, nag-antay. Nagkaroon ng, ewan ko, kung magkano, ano nangyari? Alam ni Chodorte yan eh. Oh, yung abogado ng Rappler, di ba? Ngayon, eto, ginagawa yan eh. Para bihisan ng kredibilidad yung mas malaking kaso na mapapaboran sa desisyon ng Korte Suprema. Isasacrifice yung isa para yung susunod na gagawin desisyon. E bihisan nila ng credibility at maging kapanipaniwala at katanggap-tanggap na desisyon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, ito sabi nung isang sumusubaybay sa atin, si Al Angeles o Ali Angeles. Sabi niya, palit ulo daw yung ganon. Oh, yun ang termino yata ngayon eh. Ng mga ngayon, ha, yung tawag nila sa ganun, palit ulo. Oh, pero, yung mga kaedad natin, hindi naman naintindihan yung palit ulo na yan eh. Di ba? Kasi masanay tayo na ipapaliwanag yan. Oh, na mas maliwanag. Para maging credible yung isa nilang gagawing isang desisyon na kahindik-hindik. Para maging kapanipaniwala yun, gagawa muna sila ng kumot, ha, na ipantatakip nila ron. Yun yun eh, mga kaibigan eh. Ha? So, wag muna tayo magsaya. Kasi in the end eh, pagka napagsabihan niya mga yan, sino ang kokontra dyan? Di ba? Bakit? Pagka ba sila sinabihan eh, in public ba gagawin yun? Siyempre, sikreto yun. Di ba? Ilan lang sila nakakaalam doon. Ganun yun eh, mga kaibigan eh. So, marami pang pwede mangyari dyan. Pero, ang mga
Palatandaan lang, eh siyempre, nung una pa, sinasabi na, haharangin. Again siya sa renewal. Sino nagsabi nun? Ba si Presidente Duterte mismo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, si Mayor Lim, pasadaan natin konti. Si Mayor Lim, pagdating sa press freedom, nako, mga kaibigan, wala kang mababalitaan kay Mayor Lim na napikon sa media, di ba? Alam naman ninyo, dami rin, ika nga, bumibira nung araw kay Mayor Lim, di ba? Mulat sa pool nung naging pulisyan, pero marami rin ang humahanga sa kanya, di ba? Ngayon, ako isa na sa humanga. Ito ah, tatapatin ko kayo. Nung umpisa, panahon ni Mrs. Cory Aquino, idol ko na yan si Lim. Patunayan sinasabi ko sa radyo noon, ang madalas malimit kong banata noon si Mel Lopez na nakaupong OIC, general si Mayor Lim, director ng Western Police District, yung Manila Police ngayon, district. Sabi ko, nasa DCM kami noon Sabi ko, si Mayor Lim dapat tumakbong mayor, di ba? Nangyari yun Ngayon, merong isang okasyon, nakaupo na yun si Mayor Lim, di ko yan personal na kakilala. Merong isang pagkakataon, police pa yan, dyan sa Maynila, siya ang director, nagkaroon ng, merong club nun yung samahan nito sa Manila Hilton ng base. Manila Hilton pa, yung naging Manila Pavilion, di ba? Dati yan Hilton. Ngayon, itong si Linggoy Alcuas na mahilig kumain ng libre, mga kaibigan, naging guest doon. Kasi tinanggal na siya ng administration ni Mrs. Aquino. Di ba? Kasi nga kalaban ng press freedom yan si Linggoy Alcuas. Katunayan, nandun ako sa radyo, ipinasaran niyan yung radyong pinagsasalita namin nila Kauding Bartolome noon sa DCME. Nilusob niyan Siya ang commissioner ng NTC noon. Kaya yan natanggal, inimbestigahan ng Senado yung ginawa niya sa amin, mga kaibigan, para mabusa lang kami, para wala nang bumanat kay Cory. Nagsisip-sip siya. Inimbestigahan ng Senado. Yan, sila yung relay nag-imbestiga. Sila Butsakino. Galit sila Butsakino sa ginawa niya. Sipin ninyo yan. Ngayon, yung okasyon na yon, ginanap yung pagsasalita ni naging guest speaker yan doon nung pagkatapos matanggal sa UN Walkers Club. Samahan yun. Sa Manila Hilton. At nung may mga media, jampak nga At ang haba magsalita niyan, inabot yata ng mahigit 2 oras, nagsasalita yan. Siyempre, ang media, ang kukunin lang sa iyo niyan ay kukuha lang sila ng highlight dun sa mga sinasabi mo, di ba? Pero ako, may gampanin ako doon sa club na yun Dahil ang isa sa nagpapatakbo ng club na yun bilang Secretary General, yung tatay ko. Ang presidente that time hindi ako nagkakamali, si Arcadio Trinidad. Mga
membro niya, mga judge, mga kilalang tao eh. O ngayon, ang trabaho ko, i-tape yung speech at saka yung open forum. May tanungan yan eh, may open forum. Eh ngayon, formal club kasi yun, hindi yung kamukha ng mga forum-forum. Ito formal. Ngayon, na-tape ko sa madalit sabi, buo. Dalang dami kong cassette tape eh, dahil nasa radyo nga tayo eh. At saka yung iba rin, kaya ako tinetape din para ma-play ko sa programa ko. Ngayon, itong nangyari, isang araw, siguro mga isang linggo o kulang isang linggo ang nagdaan o ilang araw pagkatapos noon, meron akong tambayan dyan sa UN Avenue, yung McDonald's dyan. Nag-i-standby din kami dyan bukod sa Manila Hilton. Pinuntahan ako noon ni Colonel Ernesto Jokno, si Totoy Jokno. Yun ang pumalit kay Mayor Lim nung nag-retiro si Mayor Lim sa serbisyo. Hinanap ako kasi member ng United Nations Smokers Club, si Totoy Jokno. Ngayon, sabi niya, uy, may nag-ahanap sa'yo, may inutusan. Hinahanap ka ni Colonel Jokno eh. Ay ko, bakit? Hindi. Oh, yan na pala eh. Dumating si Colonel Jokno. Uy, yung speech ni Linggoy Alcuas. Sabi, pinagtanong namin eh, ikaw raw may tape ka eh. Sabi ko, meron nga oh. Sabi ko, kasi pinahanap ka ni General Lim. Gustong mapakinggan yung tape. Ah, ganun ba? Sabi ko, dadaling ko na lang bukas. Oh, pagdala ko, kinabukasan, binigay ko kay Totoy Jokno. Binigay yata ako, kung kay Mayor Lim nga niya binigay yun. General pa si Mayor Lim noon. Hindi pa kami magkakilala ni Mayor Lim. Oh, na personal. Kasi noon si Lim, mabait sa media yan eh. Mabait yan eh, kahit saan mo makakita yan eh. Pag alam na media ka, babatiin ka niyan. O ngayon, minsan isang beses, nakasabay ko yan sa elevator. May mga kasama akong nasa media. Di binati niya, kilala niya iba. Sabi, punta niyo ako sa opisina, sabi ni Mayor Lim, ni General Lim. Sabi ko, General na, naibigay ba sa inyo yung tape? Sabi niya, anong tape? Yung kay Totoy Jokno. Sabi ko, kinuha ko sa akin ni Colonel Jokno. Sabi ni Mayor Lim, ay, sa iba galing yun. Sabi, salamat ha. Tinapik pa nga ako ni Mayor Lim. Sabi, salamat ha. Sabi nga nun. Di alam ko nakarating, di ba? Oo. Oh. Idol ko yan eh, si Lim eh. Kasi magaling na pulis talaga eh. Tsaka maganda ang kanyang track record. Kaya lang, may panahon, nabuisit ako sa isang tao niyan. Kasi sumulat kami, mga entertainers, magkakaroon ng okasyon. Hindi ko naman kayang tustusan yung okasyon mag-isa. So, sumulat ako para humingi ng financial assistance na maipandadagdag sa panggastos dun sa event na gagawin. Bakalain mo eh. Masama naging tabas ng dila nung bata ni Mayor Lim. Napagbabanatan ko na si Mayor Lim sa radyo. Batang-bata pa tayo nun eh. So, yun, nagsimula. Pagkatapos, tumakbo si Mayor Lim, naging senador si Mayor Lim, di ba? Oh. Nung tatakbo na siyang mayor ulit, senador siya noon, ha? Wala namang makita akong pwedeng dapat maging mayor ng Maynila, ha? Labang kay Atienza.
kundi si Mayor Lim lang talaga. Ha? Ang matino. E di sinuportahan ko ng todo si Mayor Lim. 2007 yan. Kayo, yung mga sumusubaybay sa atin, nasubaybayan nyo yan. Alam ko kasi ang background ni Mayor Lim eh, na pag-aralan ko eh. Doon nagsimula na makilala ko talaga ni Mayor Lim. 2007 lang. Oh, mga kaibigan, yung election na yun. Libre ho yan na suporta kay Mayor Lim. Nakita niya naman na sincere tayo sa pagsuporta sa kanya. Yung sincerity ang titignan sa iyo eh, ni Mayor Lim eh. Siyempre, pulis yan eh, di ba? Kung lukuluko ka lang, hindi ka papansinin yan, di ba? Kung ang hangad mo lang eh, tulong kunyari, pero hingi ka ng kapalit. Di ba? Ayun, nakita yun ni Mayor Lim sa atin. At nung tatakbo nga siya no, na mayor, di, dahil sumusuporta tayo sa kanya, may tumawag sa akin isang piskal na babae ng Department of Justice, State Prosecutor. Tinatanong niya kung yung kapatid niya raw ba eh, yung kapatid niya tatakbo palang konsihal sa Maynila. Eh siyempre, nababasa nila ang kolum ko, mga sulat ko tungkol kay Mayor Lim. Pero hindi niya binabangi, sabi, meron ka bang alam na partidong pwedeng samahan yung kapatid ko kasi tatakbo, walang partido. Eh sabi ko, meron no. Kaya lang ka ako, baka hindi niyo gusto. Sino ba yung partido? Kay Mayor Lim. Eh yan nga gusto namin eh, sabi nga nun. Eh kasi family of lawyers sila. Eh, di ba? May justice yung lolo nila eh, naging justice ng Supreme Court eh. Eh yan nga ang gusto nga namin eh, sabing ganun. Eh di tatanong ko, tinawagan ko si Mayor Lim. Tinanong ko, Mayor eh, ganito ganun. Eh dalin mo sa akin bukas, magkita tayo, sabi niya ganun. Senador si Lim yun ha. Dalin mo sa akin sa Diamond Hotel. Di dinala ko, yung magkapatid, parehong babae yun eh. Nag-aaral ng law, yung tatakbo, nag-aaral pa ng law. Pero yung kakilala ko eh, ano, State Prosecutor ng Department of Justice. Ngayon, alam nyo, sabi ni Mayor Lim, na pag-usapan, eh, tungkol sa libel, sabi ko kasi, Mayor, Senator, eh, hindi ko kasi matanggihan to si Piskal dahil natulungan din ako niyan sa, nung ako'y magkaroon ng kasong libel, yung kauna-unahan libel ko, yan ho, nag-advise sa akin eh, kung anong gagawin. Ah, ganun ba? Sabi, eh, bakit ka naman didemanda ng libel? Eh, ako hindi ako nagdidemanda ng libel, sabi dun sa ano, dun sa prosecutor. Eh, yan ho, tanongin mo si Percy, nung araw, binabanatan ako niya, no? Hindi ako, nagdidemanda ba kita? Sabi ni Mayor Lim. Oh. At saka merong, wala akong nabalitang, ano yan eh, nagalit siya sa, ang katwiran niya, eh kung anong gusto nila sabihin laban sa akin, kahit hindi totoo, eh wala akong magagawa, mapipilit ko ba silang maniwala, di ba? Yun ang katwiran niya eh. At saka merong isang okasyon ha, nandun yan sa birthday ko, si Mayor Lim, nagtalumpati, sabi, anong libel? Sabi ni Mayor Lim, ako, lahat ng yung mga polis, minumura ni Lim yan. Ako, ha, kayo, ha, sasabihin ni Mayor Lim, sabi raw niya, ayoko nang meron kayong dinidemandang media. Pati mga polis, inuutusan niya na huwag kayong magdidemanda ng libel ha, sa mga reporter. Ha. Oh. Kasi gustong-gusto ni Mayor Lim, binabanatan mo yung nangyayaring katiwalian sa kanyang administrasyon. Kasi hindi nga naman niya malalaman eh, kung walang babanat eh. Kaya kinukwento ko sa inyo, pagka may mga nabanata nun, ipatatawag kagad ni Mayor Lim yun. Pagpapaliwanagin kagad yun. Mga kaibigan, kabaliktaran eh, ngayon eh. Ayaw nang may bumabanat. Bakit? Yun ang tanong. Doon kayo magtaka. Pagka ang isang leader, ang isang namumuno sa gobyerno, gusto niya talaga ng malinis na paglilingkod.
Eh dapat kamukha ni Mayor Lim yun. Di ba? Ang gusto, binabanatan mo yung mga nakaupo sa kanyang administrasyon upang malaman niya kung ano nangyayari. Yun, doon kayo talo ni Lim. Malaki pagkakaiba ninyo. Kaya ang kalayaan sa pagsasalita, hindi sinusupil yan. Tagaan nyo sa bato, kahit makausap nyo si Mayor Lim, mga kaibigan, dyan nyo siya tanungin sa party na yan ng Press Freedom. Ngayon, ayaw nga niyan yung ano eh. Yung sinusupil mo, pati yung nagsasalita sa laban sa gobyerno, kahit hindi ka media, ang katwiran niya, eh sino pa magsasalita kung walang ganyan? Yun ang katwiran niyan eh. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang kaibigan, ang bawat kaibigan na